Okay, so andito tayo ngayon sa Tubod, sa SG Farm, 2 feet south Cotabato. Ayun siya. And by the way, kung nakarating kayo sa video na to, na nakita ninyo yung mga pictures kanina with magandang dilag right here, she is Celine. Celine, right? A resident staff ng SG Farm. Nakikita niyo siya dito kapag pumunta kayo dito sa Tubod and sa SG Farm. So, pakakawalan po na siya kasi nalalamig na siya. Bye, Celine. Thank you. I am going to tour you around Tubod right now. Itong Tubod sa SG Farm is actually quite simple. Actually, additional amenity lang siya sa loob ng SG Farm. Ito siya. There you go. Maganda siya. Recently added lang siya sa SG Farm. And according kay Madam sa may-ari, there will be more cottages doon na side. Kasi vacant doon. Diba? Pero, it is a separate attraction within an attraction. Kasi yung SG Farm mismo is a tourist attraction na siya dito sa Tupi. Pero ito, bakit ko siya sinabing separate? Kasi may separate entrance din siya. Which means, kapag gusto mong pumasok dito, is una, papasok ka muna ng SG Farm, and then, ito is additional entrance ito. Maybe isipin nyo, it's a little bit unfair, or siguro isipin nyo na prangkahan na mukhang pera yung may-ari ka. Bakit may additional entrance? Hindi. Yung purpose nun is para meron siyang exclusivity. Naiintindihan nyo? Para hindi lahat ng pumapasok sa SG Farm ay nakakapasok dito. Diba? Kasi kapag lahat ng pumapasok ng SG Farm makakapasok dito, this is going to be extremely crowded and you're not going to enjoy it. I wouldn't want to be here with so much crowd, kaya meron siyang separate entrance. Yun yung purpose nun. Kaya wag na tayo magreklamo, right? Kasi for a very small amount, 50 pesos, meron ka ng exclusive dito. Hindi siya sa'yo, pero at least exclusive for a small amount of people. Diba? Hindi siya ganun ka-crowded. Ako, magbabayad ako ng extra 50 pesos for that, right? So, eto, it runs from 6 a.m. to 9 p.m. Hindi talaga siya nawawala, unlike sa ibang mga water parks na pinapatay from time to time. Eto, hindi. So, your kids are going to enjoy here. Kasi yung patakaran nila dito, as long as makalusot ka ng checkpoint with your kids, as long as makapasok ka doon sa entrance nila, pwede yung anak mo dito. You know? Pang pamilya. May taga-Jensen doon na isang pamilya. And then, naligo sila dito kanina. And kanina rin, maraming bata dito. Mga around 3 p.m. Diba? Maganda siya guys, malinis, and then so relaxing in here kasi doon, separate talaga siya, hindi lahat nakakapasok. Picture taking time na marerecommend ko sa inyo is morning kasi doon yung Mount Matutom, doon yung sunrise, tingnan nyo. Yun, and then of course, sunset. Doon yung sunset, kagaya ng mga pictures namin ni Nicole dito. Pwede kayong umakyat dito, actually hanggang doon sa second tier. Ano, akyatin natin to prove sa inyo na pwede kayong umakyat. Ia-allow nila kayo as long as huwag yung tapakan to. Dito lang kayo, dito sa may parang may tulay na maliit. Dyan lang kayo and then sa malalaking bato para hindi mabasag. For example, like this. Huwag yung tapakan to. Dito kayo. Ito, right? You know, so maliit lang yung Tubod, pero actually, it is so good in here. Kanina, plano ko mag-vlog lang, and then, hindi na ako maliligo. Pero, the water is so enticing. Maliligo ako dito. Saka 3 feet lang siya. 3 feet. So, mga hindi marunong lumangay dyan. Pwede na sa atin to. Ay, marunong ako lumangay ha. Pwede na sa inyo to. Diba? Tara, maligo tayo. Excited?
excited ako maligo. Solo trip pala ito kasi supposed to meron akong kasama pero biglang nag-cancel kasi hindi panayagan ng magulang. Habang kumakain ako pa uwi, bigla ko naalala na hindi ko pa pala nasabi sa inyo yung rates ng cottages. Meron lang silang dalawang cottages. Ito. Itong inuupuan ko ngayon at saka yung isa sa likod. Right? This is 1,000 pesos only. Whole day na talaga siya. And then, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 seats. Pero I think, pwede rin yung 10 or 12 dito. And then, yung mga bangko at saka mga tables sa paligid, yun, kagaya nila, free yun guys, free. Diba? Magbayad na kayo ng entrance per person. Unlimited use. Isang buong araw, as long as hindi uulan, diba, free yun. And then dito, what if gusto nyo mag-birthday, mag-celebrate, mini-celebration, whatever food you bring, whatever, kahit gaano kadami, 300 pesos lang yung corkage. So what if naman doon sa mga maliit na tables and chairs na free sa paligid, kung magdala kayo ng food, wala pa rin bayad yung tables and chairs, 300 pesos pa rin yung corkage. So, which means, kung magdadala kayo, damihan nyo na. Kasi diba, regardless of the amount of food and drinks that you bring in, 300 pesos yung corkage. Sulitin nyo na. So, ipapatuloy ko muna yung pagkakain. Yung pagkain ko dito. Yung ulam ko dito ngayon is yung pako. Yan. With bagoong. Meron pang ibang ulam that they prepared for me. Like, yung pork barbecue and then merong tilapia na sinugba. Gusto ko ng gulay ngayon. Kasi mamaya sa bahay, kakain pa ako with my kids. So, yun lang and let's continue with the vlog. Okay, so there are beautiful ladies right here na nag-enjoy dito sa Tubod. Kakausapin natin sila sa experience nila dito. Hey, mga madam. Hello. Kamusta yung experience dito sa Tubod? Maganda. Okay lang. Enjoy, unwind, relaxing, malinis yung water, tama-tama lang yung lamig. Oh, nice mo. Tapos, hindi siya makate. Mga natural spring. Ah, natural spring para ito? Yeah. Yan ang hindi ko alam. Natural mo siya. Tugnaw kayo ang tubig. Sabi niyan, tama-tama lang. Ikaw, tugnaw kayo. Hindi siya sanay. So yun, no, they were enjoying here. At syempre, it's our turn na maligo na doon. There you go! Oops, hindi pwede ilog-log yung camera. Wala siyang ano ngayon, wala siyang cover. Pero malinis! Yan, no, nakikita niyo yung... Diba, nakikita niyo yung katawan ko? The water is so clean kasi tinanong ko yung staff bago lang. Spring water pala to guys. Hindi siya mabaho with chlorine. Kasi spring water galing doon sa baba doon. And then pinump lang nila papunta dito. Diba? And then from time to time naka-filter doon. Lapit tayo doon. Punta tayo doon sa parang nag-iisang tubo dito ng side. Yan o. Ah, hindi pwede lumabas yung camera. Parang ayoko umalis dito, my God. Ayoko umalis kapag nandun ka sa ano, parang kapag nandun ka sa taas, may isip mo, maliit lang siya, ganito, ganyan. I'm not going to enjoy it.
Pero pag andito ka na talaga sa loob, wala na. Andito ka na sa tubig, you're going to enjoy it. My goodness. I like it here. I like it here. Kung na-enjoy nyo yung mini vlog na yun, kasi it's a very short vlog lang talaga, and then a very small place, pero nag-enjoy ako dito. Of course, all you have to do is to like this video, share this video to your friends, and subscribe to Pilipinong Manlalakbay, kasi kailangan ko ng subscribers, guys, para mapagpatuloy ko itong ginagawa ko na ginagala ko kayo at binibigyan ko kayo ng mga travel destinations all over Mindanao muna ngayon, di ba? So, para mapagpatuloy ko to, all you have to do again is like, subscribe, share, and ring my bell. Yun lang, mga Pilipinong Manlalakbay, and paalam! See you on the next video!